So, hi guys, it's me again, Tenten, and welcome back again to my YouTube channel. Kung bago ka sa channel ko, please like and subscribe. Tap mo na kayo yung notification button para updated kasi tuwing meron akong bagong videos. Tala nito. So, umpisa na tayo. So, ayun na nga. For today's vlog, it's already my day 2 ng aking home quarantine. So, kung mapapansin nyo, medyo tahimik na dito. Dahil pinalayas ko na po lahat ng kasama ko sa sarot lang, may natira naman. Nasa labas lang sila. Pero yung mga under 15 years old, yung pamangkin, pinalis ko na. Pinauwi ko muna sa bahay nila kasi bawal muna siyang mag-stay dito sa bahay kasi excuse me lagi niya ako hinaharot and gustong pumapasok dito sa kwarto. So ayun, with regards naman sa aking pakiramdam, so simula kagabi nilagnat pa din ako, pero ang pinakamataas na temperature ko kagabi is 38.6. And kanina umaga pag-ising ko, 37.7. And ngayon tanghali, nagtsaga ako nasa 36.2 na. Hindi ko alam kung dahil ba malamig lang kasi may bagyo. O talagang wala na akong lagnat. So, ayun. Check ulit ngayon kung anong temperature ko. Oh. Low. Paka-low. So, ayan. Kung makikita niya. Nasa 38.2. Yan. So, mataas na naman. Pasaway kasi ako. Naligo ako. Pero naligo kasi ako gawa ng ambigat na ng pakiramdam ko. Siguro dahil na rin sa ilang araw na dalawang pangalawang araw ko na kahapon. Kailan ba ako huling naligo? Friday pa ako huling naligo. Ang sakit na ng ulo ko. Ayun, nagpainit ako ng tubig kanina kay mama. Kaya ako nakaligo. Ayun, medyo gumagaang-gaang yung pakiramdam ko. Pero ngayon, hindi ko masyadong feel na meron akong fever na 38.2. Nagulat ako, 38.2. So, ayun. May ubo ako, pero dry cough. Tapos, yung lalamunan ko, okay lang bang i-post ko? So, ayan, papakita ko dyan. Pag-edit nito, makita niyo yung picture ng lalamunan ko. So, kahapon, kausap ko si Doc. Naisip niya, nasilipin ko yung lalamunan ko. So, dahil wala naman ako nakaramdaman na sakit, hindi ko inakala na namamaga na siya. So, pagsilip ko kahapon, magamaga pala yung lalamunan ko. Sa naaalala ko, ang huli ko lang namang kinain nung gabi bago ako nag-chills ay Jollibee at Coke na malamig. At nagtubig ako ng madami. So, ayun. Hindi rin kasi ako mahilig sa sweets. Actually, napapabayaan ko na nga yung sarili ko kasi matagal na ako hindi nag-milk. So, ayun. Ay, malakas ang hangin. Malakas ang hangin sa labas. So, nandito na ata yung bagyo. So, ayun, sinisipon ko, clear siya, clear na white, na tumutulo lang, para siyang sa allergic rhinitis, ganun yung, ano niya, yung itsura niya. Tapos, yung lalamunan ko, ayun nga, kung makikita niyo sa picture na, na ipopost ko, medyo may whitish na siya, so, wala akong means para makapagpa-check up now kasi nga sarado and bawal nga ako lumabas. So, nagte-teleconsult lang kami. So, up until now, inaantay ko pa din yung reseta ko. And, ayun nga, ang iniinom ko lang is vitamin C, multivitamins, more water intake, at saka pahinga. Talagang lahat ng pagod ko sa duty, binabawi ko sa tulog.
lahat ng ano ko, tapos yung back pain ko, masakit pa rin, yung parang pinaka backbone, masakit siya. So, ayun, kung mapapansin nyo, iba pa rin yung boses ko, medyo paos pa din. Ayun, sa panlasa naman, may panlasa pa din ako. Actually, ang dami kong cravings. Ang dami kong gustong kainin. So, ayun. Pero, nagle-less ako sa rice ngayon kasi nga, pag nalunok ako, actually, hindi naman siya masakit. Kaso, parang nakaramdaman ko yung, ano, yung rice pag nalunok. So, ayun. Pero, nakakain ako at meron po akong panlasa. So, that's it sa update ko on my date of my home quarantine. gusto ko lang sabihin na thank you sa lahat ng personal message sa akin at nag-comment dun sa unang post ko with regards my symptoms. Thank you sa inyo. Kilala nyo na ako kung sino-sino kayo. And thank you for the prayers. Sa TikTok, yung mga nagko-comment doon sa akin sa quarantine day ko. So, thank you po. That means so much to me, lalo na ngayon na talagang nakangamba pa ako kung ano ba itong nakangamdaman ko. So, ayun. Let's pray na lang for the healing. I'm praying for my healing and for the healing of everyone and for the safety of all. Gawa lang may bagyo ngayon, tapos parang dalawa na ata yung bagyo na nandito ngayon sa atin. So, please stay safe po mga kababayan. And sa lahat ng aking mga kanars, baka naman there's even. Sa lahat ng aking mga kanars, ingat po kayo saan man kayong panig ng mundo. Andun kung nasa Pilipinas man kayo at ongoing kayo sa duty ngayon, ingat po tayo palagi. Okay po, stay safe and this is me, your nurse, company nurse blogger Tenten, and see you tomorrow para sa aking day 3. Day 3 po ng aking home quarantine. So, ayan. That's it for today's vlog. Thank you po and God bless. Don't forget to wash your hand, wear your mask, practice social distancing, and ano pa ba? Keep safe. Huwag na kayong lumabas. Ngayong, kasi may bagyo. Ha? Baka mahangin pa kayo sa labas. Thank you. Bye-bye.